Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa kapangyarihan? Handa mo bang talikuran ang buong bayan, makamtan lang ang iyong pangarap na makaupo sa pwesto? Ang mga pamilya Marcos at Aquino na siguro ang naging pinakamalaking magkaribal sa politika sa ating kasaysayan dahil ito ay nararamdaman pa rin natin magpasa hanggang ngayon. Hindi natin malaman sa kanila kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo sapagkat sila palagi ang nagiging bida at ang masama ay ang kabilang panig kung may kakausapin ka alinman sa kanila. Marahil ay yan din ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatiling hati ang bayan natin at hinding-hindi tayo makausad patungo sa pag-unlad. Kaya't sa huli ang nagiging biktima sa bangayan ng dalawang pamilya na ito ay tayong lahat. Ngunit maliban dito ay wala nang hihigit pa sa dinanas ng mga kapatid nating Tausug na napabayaan na nga sa lipunan ay inagawan pa ng mga lupaing pinag-alayan ng dugo ng kanilang mga ninuno. Pamilyar ka ba sa teritoryo ng Saba? Malalim ang pinagmula ng usaping ito. Kanino nga ba siya talaga? At sino ang nagmamay-ari sa kanya? Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng isang lupang pangako na minsan ang pinag-alayan ng buhay ngunit inangkin lang ng iba dahil sa hindi pagkakasundo-sundo ng kanyang bayan. Ang kwento ng Operation Merdeka, ang pagbawi sa teritoryo ng Saba. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, konting paglilinaw lang po sa mga terminong gagamitin para lubos nating maunawaan. Ang Saba ay bahagi lamang ng isla ng Borneo. Ang Borneo Island ay pangatlo sa pinakamalaking isla sa mundo at nangunguna sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa kasalukuyang panahon, ito ay nahahati sa tatlong bansa. Ang malaking bahagi nito ay teritoryo ng Indonesia na umaabot sa halos 73% ng land area sa timog na bahagi ng isla. Samantalang 26% nito sa hilaga ay teritoryo naman ng Malaysia at ang 1% pang natitira ay para naman sa bansang Brunei. Ang 26% ng lupain na pag-aari ng Malaysia ay nahahati pa sa tatlong teritoryo. Ito ay ang mga teritoryo ng Sarawak, Lubuan at ang Sabah na topic natin ngayon. Hindi po buong Sabah gaya ng inaakala ng karamihan, kundi ang hilagang silangang bahagi lang nito ang inaangkin na siyang pag-aari dapat ng Sultanato ng Sulu na bahagi ngayon ng Pilipinas. Maliit na bahagi lang ito ng isla ng Borneo kung tutuusin, pero ganun pa man ay teritory pa rin itong maituturing. Bago pa man dumating ang mga mananakop na Briton sa bahaging ito ng mundo, ang isla ng Borneo ay minsan ang pinamumunuan ng Sultanato ng Brunei. Ika-16 na siglo nang magkaroon noon ng matinding civil war sa lupain nila. Sa sobrang lala ng sitwasyon ay dumating ito sa puntong babagsak na ang kanilang gobyerno. At nang hindi na nila kontrolado ang sitwasyon, ay humingi na ng saklolo ang Sultanato ng Brunei sa Sultanato ng Sulu. Hiniling nito na magpadala sa kanila ang Sultan ng Sulu ng karagdagang puwersa militar upang makatulong sa digmaang kinakaharap nila. Sa kabilang banda, dahil sa kagandahang loob ng mga Tausug, ay nagpadala nga sila ng mga mandirigma para tulungan ang Sultanato ng Brunei. Nagpatuloy ang digmaan. At hindi nga nagtagal ay nagapin nila ang kalaban sa tulong ng mga mandirigmang Tausug ng Sultanato ng Sulu. Noong taong 1658, bilang pasasalamat at tanda na rin ng pakikipagkaibigan, ay ipinagkaloob ng Sultanato ng Brunei ang hilagang silangan na bahagi ng Saba sa Sultanato ng Sulu bilang regalo. At simula nun ay sila na ang namahala sa bahaging ito ng isla ng Borneo. Sa paglipas ng panahon ay dumating na nga ang mga mananakop. Ang isla ng Borneo ay napasakamay ng mga Briton sa ilalim ng pamahalaang Britanya. Ngunit ang bahaging ito ng Saba na iniregalo sa Sultanato ng Sulu ay hindi nila maaaring angkinin dahil ito ay bahagi na ng Pilipinas na noon ay nasa ilalim naman ng pamahalaang Kastila at kapag inangkin nila ito ay sila ang makakalaban nila na isa ring superpower na bansa noon. Kaya't ang mga Briton ay nakipagkasundo na lang sa Sultanato ng Sulu na babayaran sila dito bilang renta sa bahaging iyon ng Saba sa halagang 6,000 dolyar sa kada taon simula noong taong 1878. Sa pagpapatuloy pa ng kasaysayan ay naunang mawala ang mga Kastila sa Pilipinas
at patuloy na wang hawak ng Britanya ang isla ng Borneo. At dahil dito ay nagmistulang nawala na rin ng kabuluhan ang kasunduang pagrenta sa bahaging iyon ng Sabah. At pagkalipas pa ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nakahanda na ang Britanya na palayain ang isla ng Borneo mula sa kanilang mga kamay at ibigay na ang pamamahala dito sa mga lokal na siyang dapat nagmamay-ari nito. At bago sila tuluyang lumisan, ay dito na nga nahati ang buong isla ng Borneo. Napapunta ang mga teritoryo ng Sarawak, Lubuan at buong Sabah sa Malaysian Federation. Nagprotesta ang Pilipinas sa pangyayaring ito dahil nga may pag-aari dapat ang Sultanato ng Sulu sa bahaging iyon ng Sabah. Bagamat matagal na panahon na ang lumilipas nang ipinagkaloob iyon ng Sultanato ng Brunei sa Sultanato ng Sulu, ay hindi nila sinusunod ang sinasabi ng kasaysayan. Dahil sa galit ng mga Pilipino, ay binuhay ni dating Pangulong Diosdado Macapagal ang matagal na pag-aangkin ng Pilipinas sa bahaging iyon ng Sabah, na noon nga ay napapunta na sa Malaysia. Desidido na talagang bawiin ng Pilipinas ang kanyang pag-aari. At dahil dito nga isinilang ang Operation Merdeka, isang salitang Malay na ang ibig sabihin ay kalayaan sa wikang Tagalog. Ang plano sa operasyong ito ay ang pagsasanay ng mga mandirigmang tausug at babawiin ang teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng militarisasyon. Ngunit ang Operation Merdeka ay pansamantalang nahinto nang mawala sa pwesto si Pangulong Macapagal. Pero noong taong 1967, ang sumunod na Pangulong Marcos ay muling binuhay ang Operation Merdeka. Ang operasyong iyon ay highly confidential at top military secret. Ibig sabihin ay hindi ito pwedeng lumabas sa publiko at ang mga dapat makaalam lamang ay ang militar at ang mga pinuno sa gobyerno dahil nakasalalay dito ang tagumpay ng operasyon upang hindi makarating sa mga kalaban. Pinatasan ni Pangulong Marcos si Major Eduardo Martelino na mas nakilala rin sa pangalang Muslim na Abdul Latim upang pangunahan ang nasabing paghahanda sa Operasyon Merdeka. At tinawag naman nila iyong codename Habida. Nangalap siya ng mga mandirigmang Moro at Tausug upang sanayin sa isla ng Corregidor para ihanda sa pakikipaglaban dahil ang lupaing babawiin ay sa kanila naman talaga mismo. At kung ating babalikan noong mga panahon na yun, ang Pilipinas ang may pinakamalakas na hukbo sa rehiyong ito dahil isa na tayo sa mga naunang nagde-develop ng mga missile system gaya na lang ng mga serye ng bongbong missiles na isa sa pinakamodernong kagamit ng pandigma sa buong mundo noong dekada 70. Nagtataglay na din tayo noon ng advanced military hardware. Napakadali sana nating mababawi ang Sabah sa tulong ng mga ito. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasanay ng mga mandirigmang Moro at Tausug, walang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit bigla na lang pinatay o namatay ang mga mandirigmang ito, maliban sa isa daw na nakatakas na siyang naglahad ng kwento. Ito ay yung nabansagang Habida Massacre. At dahil nga sa top secret ang mission na ito, ay napakaraming version ang lumabas at lahat sila ay may kanya-kanyang version sa totoong pangyayari. At ang ilan nga sa mga ito ay sinasabing nangyari daw ang massacre dahil tumanggi na ang mga mandirigma na magpatuloy pa at gusto na nilang umuwi sa mga lugar nila. Ang wika naman ng iba ay nagkaroon daw ng massacre dahil nagkaroon ng pag-aakla sa mga recruit na ito dahil sa hirap ng kondisyon sa lugar na pinagsasanayan nila. At ang sabi pa ng iba ay hindi daw sila binibigyan ng tamang allowance at pagkain kaya hindi na nila itinuloy ang pagsasanay. At sa ibang version pa rin ay may nagsabi din naman na na-recruit na daw ang mga taong ito at tuluyan ng ipinasok sa army. At ang kwento ng Habida Massacre ay alamat at gawa-gawa lamang ng mga kalaban sa politika ng administrasyon. Pero dahil ang totoo ay wala naman talaga nakakaalam ng tama sa mali dahil nga sa confidential ang operasyon na yun. Pero ang pinaka nangibabaw sa lahat ng mga ito sa kabila ng pagiging top secret ay ibinunyag sa lahat ni Benigno o ni Ninoy Aquino sa kanyang talumpati ang mga nilalaman ng Operation Merdeka at ang codename Habida na di umano'y nauwi sa massacre. Ayon pa sa kanyang talumpati ay ginawa ni Pangulong Marcos ito upang manatili siya sa kanyang kapangyarihan at patahimikin ang mga lumalaban sa kanya. Ginawa itong kasangkapang politikal ng mga nasa oposisyon upang sirain si Pangulong Marcos sa buong mundo. Sinabi din niya na nangyari iyon dahil sa kabulukan ng gobyerno at pinabayaan nito ang mga Muslim sa kanyang termino na siyang naging dahilan nga ng pag-aaklas ng mga Muslim na siyang naging pagsilang naman ng napakaraming armadong grupo na kumakalaban sa gobyerno noong mga panahon na yun na siya naman naging dahilan
ng matinding kaguluhan sa Mindanao magpasa hanggang ngayon. Dahil sa pagsama ng imahe na yun ng Pilipinas, dahil nga sa paglalantad ay kinundena ng buong mundo si Presidente Marcos, lalo na nang malaman ng Malaysia na ang plano ng Operation Merdeka ay para pala sa kanila, ay kaagad silang umaksyon. Nauna nang binawi ng Malaysia ang diplomatic ties nito sa Pilipinas at sila ay naghanda ng matindi sa pakikipagdigmaan upang dumipensa sakaling ipatupad na nga ang Operation Merdeka. At kalaunan ay hindi na nga ito na isa katuparan. Ikaw kaibigan, anong version mo sa Habida Massacre? Handa mo bang kalabanin ang iyong kapwa Pilipino sa ngalan ng kapangyarihan sa pwesto? Samantalang sa patuloy na paglala ng sitwasyon ay sinong mag-aakalang hahantong ito sa martial law sa buong bansa at kinapapalooban naman ng napakarami pang kwento. At yan ang tatalakayin natin sa susunod nating mga issue. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!